mamimigay kami ng bike, ng Kona bikes. Yan. Dito ako ngayon, mga kapadyak, sa PhilInvest Alabang. Dito sa malapit sa may Festival Mall. Ayan yun. Overexposed lang. Kaya din yung makita. Punta ako dito sa 12 bikes. Ito yung bago nilang shop. Ngayon lang ako napasyal dito. Well, hindi na to bago. Tagal-tagal na rin open tong 12 bikes dito sa Alabang. Madali lang naman siya mapuntahan. I-waste mo lang. Ako na i-waste ko lang papunta dito. Pero pag ito-type mo siya sa Waze, 12 space bikes. Tapos kung ano yung may nakalagay na Alabang, yun yun. Kasi pag walang space, wala ka naman kasing space talaga. Yung 12 bikes. Yung tinipe mo dun sa way. Turo sa'yo dun yung dating location. Hindi na ata dun. So, maganda dito sa 12 bikes. Meron silang bike, coffee, and tattoo. Eh, ang Higher Ground Specialty Coffee. Yan, may coffee shop dyan sa loob. Tapos, may tattoo shop din. Astig, di ba? All in one na. Ano, papaservice ka ng bike, papabuo ka, papasemble. Habang naghihintay, pwede ka dun sa coffee. Dito sa labas, may mga naka-display na mga bikes. Ito, mukhang isiship to ah. Yan. Ready for pickup na. Tumatanggap din sila ng mga shipping kahit sa malayo. Maguindanao del Norte nakalagay dito. Parang ito yung personal bike ng may-ari. Sour hardtail. Sour yung brand. Tapos yung mga components, kung ano yung mga kinakere nila. Especially itong MRP fork. Si 12 bikes din may hawak niyan dito sa atin. Ito, not sure kung ito is athlete's bike nila. Yung Nali, sila din nagkikere sa atin yan. Yan, nakasetup din siya ng MRP. Ito, pang enduro. Ito, aggressive hardtail. Mahaba yung travel. May Trek. Ito yung demo bike na pinapagamit ito na sa bike demo. Tapos silverback scoop, fat bike, Kona fat bike. Ayan. Kona, woo! Fat bike. You know, grabe yung sale nila. From 120k, 55k na lang. Grabe eh. 1x12 speed. Adiore. Hydro brakes. Lifetime warranty. Carbon fork pa. San ka pa? Shimano brakes pa. Naka-sale yan, mga fat bike. Kung fat bike trip nyo, baka matipuan nyo itong Kona. Naka-ano pa siya. Snow avalanche na B-tire. Sobrang dali lang matunto nito kasi kanina, paglabas ko ng expressway, kumanan lang ako. Malapit na kagad. Dito na kagad. Tapos, diyan ako nag-park sa parking ng festival. Si 12 bikes, sila authorized dealer ng Kona dito sa atin. So, kung Kona yung hanap nyo na brand ng bike, sa kanila kayo unang magtatanong. Pwede home credit, pwede card, pwede GCash, pwede rin ang anniversary card ng Victory Alabang. So, tara, pasok tayo sa loob. Dito, may area pa pala dito. Kanila din to. Pwede dito tumambay. Lumot sir, Paks. Hindi tayo matagod. Dapat hindi kami umahalap sa ako eh. Bakit may charcoal? Charcoal na yan? Yes. Ay, uling talaga yan. Pwede pala sa mukha yan. Sa loob ng shop, napakaganda ng ambient. Siyempre, meron siya lang coffee shop. Kung gusto mo magtambay, wala kang pakialam sa bike, kape lang gusto mo, pwede rin. Tambay ka lang dyan sa loob, magkape ka. Maganda yung magiging pwestuhan mo. Pero siyempre, sa mga bikers, natural na yan na mahilig sa kape. Ayun yung festival mall, katapat lang. Dali nyo lang din makahanap to. Ito yung mga hilig namin. Naming mag-asawa, mag-bike, tapos yung coffee, then magpatato. Kaya nung nag-start kami na magtayo ng physical shop, naghahanap talaga kami ng magandang lugar na magiging suitable dun sa location para at least pag lagay namin ng concept na yon, magiging patok siya. Parang ganun, yung ano na. Alam naman ng iba, yung C12 Bikes, yung ano eh, official ni Kona Bicycle sa Philippines na distributor. Kasi sa mga requirements niya, eh, may ano, merong physical shop, then parang concept store. Pero sa Philippines kasi hindi masyadong patok yung ganun eh. So tingin ko ah. Kaya ang ginawa namin, kinusap namin si Kona kung ito yung magiging concept, so, approve naman. Ni-start namin yung ano, yung ganung style ng business na may bike, tapos coffee and tattoo. Yung iba na naghahanap ng coffee shop na kakaiba, dito, kasi specialty coffee. So makikita mo mamaya dyan yung mga beans namin, imported beans, mga high grade. So ito yung si Higher Ground, yung Higher Ground specialty coffee. Pag sinabi kasi yung specialty coffee, una-una yung beans na sineserve sa mga customer. So meron tayong mga signature, and then meron tayong slow brew. Pag sinabing slow brew naman, yung sa harapan mo ibubrew ng mga barista namin. So from beans, grind, tapos ibubrew na siya. So may maraming method, may mga V60, Kalita, yan. Meron din yung mga AeroPress and yung mga slow brew natin. Kasi sabi ko nga, mahilig kami sa coffee. Actually, pag nagko-coffee kami sa bahay, wala pa kaming coffee shop. Di pa kami nagtitraining ng pagkakape. Almost 7 to 10 cups a day kami mag-asawa. Alam mo yung matutulog ka lang sa gabi, magkakape ka pa. Tapos, well, hindi uso sa amin yung ano yung pag nagkape ka, hindi ka makakatulog. Ah, lalo ako nakakatulog. Ganun. So, yung sinabi ko kanina, specialty coffee, kasi yung mga beans. So, meron mga lineup tayo ng mga beans ngayon from Indonesia. Yan. So, may maraming tayong Ethiopia, Colombia. Marami tayong beans dito. Brazil, Kenya, madami. Sometimes, meron din kami, ano, naglalabas din kami ng mga local beans na mga high-grade na local beans. Mount Apo, yan. Lalabas din kami yan. Pero seasonal kasi yan eh. Tapos, yung house beans namin, Brazil Ozo na yon. Ngayon, ang gamit namin. Brazil Ozo. So,
Dati Brazil Santos. Yun Ozo na yung ginagamit namin. May iba ring lasa yan ng kape. Oo. Meron kami dito yung tinatawag namin higher latte. So meron siyang special milk kaming ginagawa doon. Tapos meron din kami yung charcoal, activated charcoal. Mamaya papatihin ko sa iyo yung charcoal. Kakaiba rin siya. Best seller namin dito yan. Pag pumunta sila dito, dalawa lang ang kanilang usually ng mga customers. Yung mga coffee enthusiast talaga, mga coffee drinker talaga. Slow brew yung pinipili nila. Kung yung bago namin sa mga beans, yan, mga umiisa-isa na lang tinitikman yung mga yan. Tapos pangalawa, yun nga, yung charcoal. Kasi kakaiba eh. Kakaiba yung charcoal eh. Usually iba pag pumunta rito, ano po yung charcoal? Di ba tinatanong na, activated charcoal po yan. So may with milk base pa rin siya. So sineserve namin siya ng hot or ice. Yung mga beans namin dito, apat kaming tao yung tumitingin yung bago namin iserve. Kung pasado sa amin, pasado, magiging pasado rin sa mga coffee enthusiasts na pumunta dito sa coffee. Ang sila siya, tinikman namin. Hindi mo kami nag-formulate, pero kasama kami sa nag-ganto lasa kung kailangan bawasan tamis, bawasan ng ano, taas ng acidity, taas ng ano, ganyan. Yun yun. Sa beans naman, yung beans, important siya, galing siya sa fuel sa Qatar. Kasi sa mga consultant namin, nag-train sa amin sa specialty coffee, ito yung recommend niya. Ang natatandaan ko lagi sinasabi nung ano namin, nung nag-train sa amin at yung consultant namin is, doon kami lagi sa lasa. Sa lasa kami. Hindi kami dun sa paganda ng baso. Sa lasa kami. Kaya maraming pupunta rito na titikman talaga yung mga coffee namin. Meron pupunta dito talaga na coffee lang yung pinunta. Hindi, oh, meron. Hindi, oh. Walang parang sa bike. Hindi alam na may tattoo. Pagdating nalaman nila, may specialty coffee dito. Pagdating dito, doon pala sila ma-amaze. Wow, may bike. Tapos may tattoo. First time namin na mayroon kami nakausap dito, nagpumunta from isa sa mga kilalang coffee shop. First time. Kasi ang dami nang dumayo dito ng mga may coffee shop eh. Titikman yung coffee namin. Curious talaga sila dun sa charcoal. Pati dun sa isa naming bestseller namin ng higher latte. First time na may pumunta dito na isang coffee shop owner. And then, nagulat siya kasi iba yung coffee na siniserve namin. Tapos first time din namin na may na-meet kami rito na naka-ano naman siya, nasa isang parang ano siya, parang isang community ng coffee, ano. Nagulat sila dahil for them na nagpunta rito, takto sila na iba yung grade ng ano namin, ng beans namin. At natuwa sila yung kung ano yung lasa ng beans na sinerve sa kanila, nalasahan nila. Kasi ito, may mga kanya-kanyang ano yun eh. May mga kanya-kanyang notes yung mga beans eh. Tutuwa sila kasi napapalabas namin yung notes ng ano, ng mga beans. Di ba? Ayun. So yun, sir, ito yung Hot V60 Harapos. Yung ano neto, sir, may aroma siya na peach. Then dito, sir, na-highlight dito yung sweetness. Then dito, yung citrusy niya, meron siyang peach na hint flavors. Then overall, yung mouthfeel niya is smooth lang. Dahil V60 and light body. Yun, sir. Enjoy po. Meron kami ano, yung indoor air condition, tapos yung alfresco. Yan. Fresco, then meron tayong ano dito, konting view, kasi tinawag na River Park yan. Ano to, church to. Tapos syempre yung Festival Mall, yung tapat. Festival Mall. Sa labas, may ano tayo dyan, may bike parking tayo dyan. Pag mga ano naman, may papaayos diretso sa loob. Naroon yung ating bike maintenance area natin. Na doon, sa part niya. Ano pong story behind doon sa name na Higher Ground? Higher Ground? Kasi lahat ng masasarap na coffee bean, doon sa mga tataas na lugar tinatanim, yung high altitude, yung farm. Kaya yung Mount Apo natin, di ba? Sa Mount Apo sa tinatanim. Kasi mataas yung altitude nun. Lahat, yung Ethiopia, yung Kenya, may mga doon sila nakaan. Colombia, yun. May makita mo mamaya, pwede mong i-check. May mga altitude nun kung ilang taas niya. Elevation niya. Nag-start kami, mag-open yung shop, ng coffee shop. Ito yung ginagamit namin dito, manual brewing, yung Flair 58. So, nag-start yung coffee shop, dalawang Flair 58 yung ginagamit namin. Nakikita ng mga customer, mga client, kung paano namin i-brew yun. Kasi on the spot, pag bumili ka ng kape, i-brew yun sa'yo. Yung pagtitimbang ng beans, tapos yung grind, tapos tatap, tapos yun, i-brew doon. Dito, ito yun, ito yung ginamit namin doon. Yan. Pero dahil nga naging lumakas yung demand, siguro first month namin, nag-average na kami ng ano agad eh, 100 cups a day. So, hindi kaya ng dalawang Flair 58. Ginawa namin, consult kami ulit sa consultant namin, ang gagawin namin, bibili ng machine or magdadagdag ng Flair 58 para maging tatlo.
Pag nagdagan ng player 58, additional barista ulit yun. Hindi naman pwedeng dalawang kamay, di ba? So, or bumili kami ng machine. So, yun ang ano namin, ang option namin. Dati kasi, ang panaglalabas namin yung order, 3 to 5 minutes nilalabas muna yung order. Kasi nga, manual eh. Pag nagiging peak days na, lumalabas 8 minutes. 10 minutes bago mailabas yung order mo. So, tumatagal. Although, nakikita naman ng mga client, ng mga customer na manual brewing, kaya willing to wait sila. May nag-IG mo, nagpipicture, may nagpipideo habang binubrew sa harap nila yung ano. Ayun. Tapos sabi na, hindi talaga kaya. Kasi one time, naka ilang sobrang dami ng cups. Halos bumigay na rin yung isang kaya naghanap na kami ng supplier ng machine sa Philippines. Challenge sa amin, yung mga gusto naming machine na pang specialty coffee, hindi available sa Philippines ang iba. O order mo pa, mayroong 6 months, 7 months. Eh sakto, may isa kaming kaibigan na nag-recommend. Try nyo yung isang machine na to bago to sa market. Pero itong machine na to is kilala siya talaga siya for specialty coffee, yung machine na yun. And then ginagamit nga siya sa World Barista Championship. Pero ito kasi ito yung bago nila, yung Eagle One na machine. So sakto mayroon itong isang available. Ang gusto nga namin color chrome eh. Kaya lang walang stock, black na lang. Sige, black na lang. Huwag lang red or yellow or ayun, or white. Yun, ginawa namin yung machine. Sakto rin yung ano niya, compact siya. Ito yung Victoria Arduino Eagle One. May ganda na po, ilang minutes na... Ang bilis na. Tapos siguro mga 2 minutes nakuha mo na yung ano. Sometimes wala, pag hindi masyadong madaming tao, 2 minutes na serve na yung coffee. Yung kinikary namin sa mga bicycle is yung Kona Bikes. Yan, Kona USA. So yung sa Kona, meron tayong, siyempre, di ba walang MTB, gravel, yan, then mga full shoes, pang enduro, fat bike, and yung mga commuter and city bike, yan. Kids bikes, meron din tayo. And Chromoly, yun na uso ngayon. Chromoly na MTB, bike packing, Chromoly na naka-drop bar, mga gravel bike din. Yan. Sa fork naman, ang kinikary natin is yung MRP na made in Colorado, USA. Ngayon, may parating kami yung mga NS mountain bikes din yan. Yun sila sumikat sa DJ, yung NS Bikes. Tapos, Tune Hubs, meron tayo, Germany. Urge, sa helmet, yung Urge. Yung first time natin nag-meet. Tapos, ano pa ba? Reverse components sa gulong, yung incoming namin, Hutchinson. Abangan nyo yun, may parating kami, Hutchinson Tires. MTB, Gravel, and Road. Yan, yun ang mga darating natin na Enduro meron din. Lahat ng lineup ni Hutchinson, i-ano natin yan. Yun ang mga parating namin. Yung intense. Meron din kami mga budget meal na mga parts. Yung mga bare paws na made in Taiwan. So ito tested ng mga riders namin yan. Hindi siya ganun kamahalan pero sobrang tibay na isa sa mga rider namin sa Enduro. Ito yung nakakabit. Yung wheelset ng bare paws, running flat na siya. Talagang wasak na yung gulong niya. Eh malapit na yung finish line. Talagang hindi na siya tumiminto. Pagkatapos, chinek niya. Parang wala lang. Dinala dito for chinek namin yung bike kasi nga after ng mga race nila, pag may time silang dalhin dito, kami ang nag-aayos eh. Wow! Ang ganda. Pasado. Yan. Marami pa kami mga darating eh. Marami pa kami darating ng mga lineups na mga bikes. Yan. So ito yung ano natin, bike maintenance area natin dito yung side na to. So nakita yun, may mga naka-lineup pa na mga for overhaul. Ito, meron kaming dinala ng isang client namin na papabuo siya. May isang client namin, nagdala siya ng Santa Cruz na e-bike. Dala ng client namin. I-upgrade ng Zeb na Ultimate na buttercup. And wala kami makuha na fox na rear. Kasi dapat gagawin namin fox yan, na fox 38. Pero sabi niya, gawin na lang natin Zeb Ultimate na buttercup. Tapos, palit ng brakes to, gagawin namin Saint. Bike wash, bike spa, overhaul, lahat. Repacks, lahat yan, pwede namin gawin dito. Meron kami isang ilalabas na na maintenance ng bike na kakaiba. Abangan nyo na lang yun. So lahat ng mga singit-singit ng bike, ng mga parts nyo, malilinis siya. Pati malaki yung lagaya niya. Abangan nyo yun. Madami kaming promo pag pinasok nyo yung page namin. Halos lahat, 50% off yung na doon. Lalo yung mga box na fork, naka 50, transfer, 50 off yung mga yan. Ano pa ba? Ang dami. Tapos magkakaroon din kami ng program dun sa Urge naman. Naka less 25% yung Urge eh. Pero lahat naman dito, pagpunta kayo dito, may automatic meron naman kaming discount. Hingi lang kayo. Pag hindi kayo may discount, hindi kayo mabibigyan. Pag naka-regular yung mga, hingi kayo para. Tapos we accept din all kinds of payment methods. Pwede kang credit card, ibang kaya itong G-Gibs meron, G-Cash
credit, meron din tayo dito. Pati yung mga online natin na ano na credit card, may mga client tayo from Luzon besides Mindanao and then even abroad na gustong bumili ng parts kaya lang nasa daron malayo sila. Meron silang credit card, syempre hindi naman sila pupunta rito para swipe lang yun. So meron tayong QR code na i-scan lang nila and then makakapagbayad sila doon. Tapos i-ship na namin. Ayun ang isa sa mga ginagawa namin dito. Kaya marami rin kaming lumalabas na mga produkto na hindi na nakakabisit yung client kasi nga meron tayong mga online ano transactions. Yan. Ang lagi naming sinasabi sa client, magpapaship kami sa kanila through AP Cargo pag bikes. Or ito pa, meron kami mga clients from Mindanao and Visayas area. Lalo yung sa Cebu, meron kami doon. Gusto nila mabilisan. Ginagawa namin yun. Bayaran mo ngayong umaga, may stock kami dito. I-express natin, maming gabi, masayo na. Oo. Oh, di ba? Ilang beses na kami ganun na ginagawa namin. Basta 3 hours before the flight ng Cebu Pacific, umabot siya, isasabay namin. So pick up na lang sa airport. Kung gusto mo talaga kasi meron kaming isang ito, marami kaming ano eh, marami kaming isang client namin si attorney sa may bandang ano, bandang Mindanao. May ride sila kinabukasan. Yun lang yun na nalaman na meron kaming sale ng fax. Gusto niyang bumili. Eh, may stock kami dito. So, pag pinaship namin sa LBC yan, dito 5 days pa yan, ganyan tagal. So, ang option namin, sa boss, gusto niyo talaga mabilis, Cebu Pack. Pricey. Mamahal siya. Pero, after ng 5 hours, 2 hours yung flight, 3 hours before the flight yung ano, mahal siya muna. Oh, pipick up yun sa airport. Yan ang maganda doon. Kaya nung tanghali, itinakbo namin yun sa, ano, sa Cebu Pack. Tapos, nung around 6 p.m., na-receive na niya. Tapos, diretso sa bike shop, pinakabit niya. Kinabukasan, Nagamit niya na agad. Ayun. Sa inyo ko lang muna nalaman. Ngayon mo lang nalaman niya, ano to, di ba? Yun. Pero syempre, meron ng konting, ano, meron ng konting additional doon sa, ano. Kasi syempre, yung from the store to Pasay, medyo malayo. Tao rin namin nagdadala doon. Di ba namin pwedeng gawin sa through Lalamove nung dadala doon. Kasi may transaction pa doon eh. Babayaran doon. Doon namin babayaran siya. So kung makapapalunto ng ibang bag siya, pwede nyo gawin yun. Di ba? May ganun palang style. Discarte lang ng, sa mga pagbebenta. Kung sino sa 12 bikes noon, 2014, hanggang ngayon yun pa rin. Pag nag-message kayo kay 12 bikes ng madaling araw, may sumasagot. Oo. May sumasagot yan. Oo, hanggang alas 2, alas 3, mag-message kayo. Subukan nyo, may sasagot yan. Oo, may transaction pa rin dyan. Ganyan ang C12X na kilala eh. Kung sino si 12X ng 2014, hanggang ngayon, ganun pa rin ang stealing ni 12X. Isat kasi tayo online. Nung nagka-physical shop tayo, yan lang. Meron tayo. Mas dumami lang yung ano natin, yung network natin, paano gumalaw si 12X. Sa tattoo shop naman natin, so meron naman tayong promo. Kung bumili kayo ng coffee, any kind of coffee, ano man hot or cold man, basta bumili kayo sa bar, tapos meron kayong chance na makapagpatattoo for only 500 pesos. Pwede kayong pumili dito, yung mga 500 dito, yan. Kato nyo, 500 lang yan. Kung gusto nyo ito, kato nyo, mga 500 natin. Maraming 500. Meron din tayong piercing dito, pati body oral, yan. Pasok kayo. Bibidyo kayo mamaya may nung konti. Lalagay kayo sa ano, sa inaninyako ko po kayo na bumisita rito sa 12 Bike Shop na tawag namin Bike Coffee Tattoo Festival Mall, River Park, Pilin Best, Alabang. Kung pupunta kayo dito, gusto mo mag-coffee, pwede mag-coffee, after coffee, magpa-tattoo. Yan, di ba? Mga rider din natin na mga kapadyak din natin na nag-ride. Marami tayong trail na bukas dito sa Pilin Best. Pwede kayong mag-ride dito. Sa Facebook namin, follow and share. Pwede follow and share yung Facebook namin ng 12 Bikes. Meron din kaming IG, meron din kaming TikTok. Magkaroon din kami ng mga program sa, ano namin, sa 12 Bikes na page namin. Mag-announce din kami. Pag naka-hits na kami ng 100,000 followers, mamimigay kami ng bike, yan, ng Kona bikes. Yan. I-announce namin yun. May isang mananalo na nag-follow doon. And then, kasama yung si Urge Helmet, meron din. So maraming pamimigay. So okay, parang I think it's 37,000 pa lang siya. 100,000, i-announce namin yun. Meron kayong mga item na sa bike na gusto nyo, pwede kayong mag-inquire doon. I-message nyo lang po si 12 Bikes or pwede kayong tumawag sa mga telephone number namin. Yan. And then, may sasagot doon. Sasagot dun sa ano sa messenger ni 12 bikes. Kahit madaling araw may sumasagot diyan. Kami atatatat kami sumagot. Although sometimes medyo matagal konti. Pero di maabot naman ano, wag nang sobrang madaling araw. Pero may sumasagot pa rin. Ayun ang pinaka the best doon, eh. May sumasagot pa rin. Kagabi nga meron akong ka-chat eh. Pag madaling araw kasi ako na sumasagot eh. Tatlo kami sumasagot sa 12 bikes, tatlo yung moderator niyan. Kasi sometimes may English na sasagot. Magugulat ka may Tagalog, di ba? Pero medyo hindi kayo magkaintindihan kasi yung kausap mo iba na. Pagkatapos naman noon,
sold nyo, di ba? Maganda doon. Basta pag nag-message po kayo kay 12 Bikes, the best na gagawin nyo is kumpletuhin nyo na, di ba? Kumpletuhin nyo. Yung isang tanong, isang yun. Nakalala naman kami sumagot. Ang maganda kay 12 Bikes talaga, ano, hindi kami na, hindi kami na ba, naiinis sa mga nagtatanong kayo pa ulit-ulit, di ba? Kasama yun eh. Kasama yun sa, ano namin eh, sa service namin sa 12 Bikes. Na ano, talagang kahit pa ulit-ulit ang tanong, kahit naroon yung mga price, di ba, nangyayari yun. Talaga pa ng how much, di ba? So, sinasagot pa rin namin siya. Kahit sa mga, ano, sa mga pictures, may sumasagot din doon. Nasasagot din namin yung mga ganun. Ano lasa? Anong kape to? Ano siya? Black lang. Black, dark. Ice. Oo. Sarap. Pag may ice pala malamig. Pagka, parang acidic yung lasa niya. Tama ba ako? Parang may asin, no? Ano siya? Itong sa akin, tinry ko yung charcoal. May activated charcoal daw. Eh di, ano mangyayari? Magpabaga ka. Ma-activate, pag na-activate. Charcoal ba yan?